Marami ng mga gaming chair, from high-end to mid-range at yung ating mga budget-friendly na mga gaming chair. So ngayon guys, yung i-review natin ngayon is nabili natin siya sa Lazada ng 2,000 pesos. So katulad natin na budget-friendly o naghahanap ng budget-friendly na gaming chair. So i-review natin to, kuswaktin ba ito sa budget ninyo. So wag na natin guys patagalin. So review na natin. Nabili natin itong ating gaming chair ng 2,000 pesos. So, meron, free shipping ko siyang nakuha guys. Kung meron siya shipping, siguro mga 2,200 to 2,300 nyo siyang mabibili. So, yung original ko na gaming chair guys is yung ating Fantech. So, na-review ko din ito sa ating channel, itong Fantech Alpha. So, meron kasi guys na dalawang Fantech Alpha. Which is yung isa, which is yung wala siyang gulong o yung fix, yung kanyang base. Tapos yung isa is yung merong gulong. So yung binili ko is yung walang gulong dati, which is nasa 3,500 lang. Tapos yung merong gulong is nasa 5,000 mahigit kung di ako nagkakamali. So ang downside lang kasi nung walang gulong is since bakal kasi yung kanyang base, nagagasgas kasi yung ating tiles. Kaya kung wala kayong mat, yun, nagagasgas yung ating tiles. So ngayon, so ikukumpara natin siya dito sa ating, well hindi naman ikukumpara, pero more or less, nga, pag-review natin yung ating 2,000 worth na budget o murang gaming chair. Yun, madali lang guys, i-assemble yung ating gaming chair, kasi meron siyang manual. Yung kanyang mga wheelie is, ang totoo, madali lang siyang ikabit, snap lang, then mabilis. Yung kanyang octopus wheel base o yung atong yung pinaka wheel is plastic. It's made of plastic, hard plastic. Yung kanyang armrest is made of plastic din, then na may kasamang leather foam. So malambot naman guys yung ating leather foam kung saan naka-rest yung ating mga kamay. Yung kanya namang backrest o yung ating upuan mismo is meron siyang tingin ko nasa 2 inches, 1 and 1 half to 2 inches yung kanyang foam padding. Which is sakto lang naman na hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot, which is sakto lang. Hindi lang ako sure kung sa katagalan is mapipipi o mag-shrink itong ating foam. Yung kanyang lumbar support is maganda naman, kaya lang medyo mababa siya. Kailangan nyo siya laging ina-adjust pataas kasi nga medyo bumababa. Medyo kailangan nyo i-adjust para masuportahan yung likuran. Then yung kanyang headrest is malambot din. So saktong-sakto. Nakakapagpahinga tayo o nare-relax yung ating ulo. Yung ating backrest guys is hindi siya nare-recline ng 180 degrees na pwede kayong mahiga o matulog na parang bata. So yung ating backrest is nare-recline siya ng 130 degrees to 140 degrees, which is sakto lang na makakapagpahinga o hindi mangangawit yung ating likuran. Meron na ako guys dalawang nakita na medyo hindi maganda dito sa ating budget gaming chair. Kasi nung ina-assemble ko siya, yung ilalim ng ating backrest o yung mga steel gadget na kailangan nating ilagay katulad nung adjust ng ating pump is yung bolt niya kasi dun sa ibaba is medyo mahirap siyang ilagay dahil yung Allen wrench na kasama is yung isang side is screw. So hindi niyo siya may papasok yung ating Allen wrench dahil nga naka-screw yun. So kailangan natin ng full Allen wrench. Buti na lang meron akong spare na Allen wrench kaya nahigpitan ko siya. So kung wala, baka hindi ko to na-assemble guys. So yung pangalawa is yung kanyang arm rest. So medyo ano siya guys eh, medyo hindi siya ganun katibay. So ako kasi mahilig kasi ako na kapag nag-a-adjust ka ng posisyon o naiinitan na yung pwit mo sa ating upuan. So pinapatong mo yung kamay mo, tapos bubuhatin mo yung katawan mo para magpalit ng posisyon. Yung armrest niya kasi medyo hindi siya ganun ka-sturdy, hindi siya ganun katikas. Para siyang, hindi naman siya mababali pero dun sa mga connection niya kasi dun sa bolt, medyo parang malambot. So hindi ganun katibay yung kanyang armrest. So overall guys, yung ating gaming chair is all goods. Yan. So goods na goods talaga siya. Sulit na sulit siya, lalo na sa presyo niya 2,000 pesos. So maliban lang dun sa dalawang nabanggit ko sa inyo na naging problema ko nung ina-assemble ko siya at nung ginagamit ko siya.
So, kung sa score natin siya ilalagay, kung 10 yung pinakamataas, so, bibigyan ko siya ng 8 out of 10, 80%, so, 8 of 10. So, which is good na goods lang, nasa presyo talaga. Yan. So, kung nagustuhan niya guys yung video na to, please subscribe to my channel and like this video. If you like it, thank you guys for watching. Until the next video.